Ayon nga mga idol, sa isang report ng ESPN, eto nga daw si Rob Pelinka, ang team ng Los Angeles Lakers. Patuloy daw nakikipag-usap dito sa dalawang superstar ng Lakers na si LeBron James at si Anthony Davis. Patuloy nga sila mga idol may communication habang palapit ng NBA trade deadline sa mga potential trades na pwede nilang gawin or mga move na pwede nga nilang maisagawa bago pa matapos ang trade deadline. At obviously mga idol, sa ngayon ang kanilang pag-uusap ay hindi pa nga nagkakaroon ng bunga. Hanggang ngayon ay wala pa ngang move or trade na ginagawa itong team ng Lakers para nga i-improve ang kanilang team. Pero sa report ng ito mga idol, isa lang ang ibig sabihin na ang Lakers ay naghahanap ng paraan para nga sila ay lumakas. Si LeBron at si Davis ay involved dyan mga idol kasama ang kanilang GM. Kaya nga siguro mga idol, kapag merong balitang lumabas na itong Lakers ay nag-trade na, sigurado may approval yan ng dalawang superstar ng Lakers na si LeBron James pati na rin si Anthony Davis. Kaya nga't ngayong wala nang halos na dalawang araw bago matapos ang trade deadline mga idol, abangan natin ang mga move ng Lakers na kanilang posibleng gawin. At tanong ko nga sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba itong team ng Lakers ngayon ay may chance pa rin manalo ng championship ngayong season na ito kahit sobrang nag-struggle nga sila sa regular season? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga sariling opinion. Pero anyways mga idol, sa ating next balita na nga patungkol kay James Harden. Ayon sa report dito mga idol, siya nga daw ay frustrated. Dismayado nga siya mga idol sa lack of spacing na itong kanyang team ngayon na Brooklyn Nets. At maintindihan naman natin yan mga idol dahil hindi na lang kasi siya ang superstar sa team at hindi nga built around sa kanya ang mga player ng Nets. Kaya nga hanggang ngayon mga idol dito sa team ng Nets, itong si James Harden ay patuloy na nag-i-struggle. At ayan na rin siguro mga idol ang posibleng dahilan or explanation kung bakit itong si James Harden nga ay nasasangkot sa mga trade rumors about nga sa pag-alis niya dito sa Nets. Pero anyways nga mga idol, sa ating next balita na patungkol ito dito kay Dennis Schroeder at pati na rin sa team ng Milwaukee Bucks. May interest nga daw kasi mga idol ang Bucks team dito kay Schroeder at meron ding interest ang Boston Celtics sa player ng Milwaukee na si Donte DiVincenzo. Kaya nga't ayon sa report na ito mga idol, meron na nga daw pag-uusap na ginawa ang team ng Milwaukee Bucks at ang team ng Boston Celtics about nga sa potential trade na itong dalawang player nila. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!